Hindi ako marunong magbukas ng mic. Magandang magandang umaga po sa gabing ito, mga kapatid! Hello! Hi! Yun, kanina po tuwan-tuwa ako kasi nang sumigaw ako ng buhay ang Diyos, maraming amen! Sabay-sabay. Dati po kasi wala pong nagaganon, ako lang mag-isa eh. Ngayon eh, dumami. Okay po, maraming salamat po sa pagkakataong ito sapagkat ako yung natupad na pangarap. Ito po yung aking natupad na pangarap na maging isang facilitator. At iyon po ay naganap na ngayon. Muntik pa po akong makipag-argumento ron. Sabi ko po kasi, sino MC? Eh kasi po alam ko po ako eh. Eh sabi po, hindi, si ganun. Eh nung malauna na lumapit po sa akin si kapatid na Ana, hindi, ikaw nga. Eh bago po ako pumunta rito sa harap, nagtanong muna ako sa kanila, sigurado bang ako? Kasi baka mamaya pag nagsasalita na ako, may dumadating dito eh, di po ba? Eh alam nyo po, ito po yung pangarap ko, yung makapag maging tagapagpakilala ng mga magbabahagi ngayong gabing ito, araw na ito sa gabi. Yun. Okay po mga kapatid, habang wala pong ibinigay sa akin na listahan na kung sino man po yung magpapahayag, nais ko po munang habang kayo ay namamahinga pagkatapos ng ating joy pool, nais ko pong kayo'y maaliw sa pamamagitan ng isang awit. Matagal-tagal na po naming hindi naririnig dito. At ang alam ko po, dapat sana nung Valentine's, eh maghahandog siya ng awit kaso eh hindi po naganap yon. Kaya po, ngayon po, palakpakan po natin para maghandog ng isang natatanging awit upang maaliw ang inyong mga puso. Pakinggan po natin ang awit ni Caps Magno Guevara. Yun. Bago po ako aawit, nais ko munang bumati ng magandang umaga po sa gabing ito sa inyong lahat. Ang awit ko pong ito ay inyaalay ko una sa ating Panginoong Diyos, Banal Espiritu, sa katawan po ng ating mahal na Apo. At sa inyo, mga minamahal naming alagad, kap, want sa ating mga tagasunod, mga pasyente, at lalong-lalo na sa ating mga choir at ibinubulong po sa akin, sana po iaalay ko rin po sa kanya, si Lynn Ganda. Salamat po. Para po sa inyo lahat. Ikaw ang ligaya ko, panaligan mo, o giliw ko. Ngayon at kailanpaman, ang aking pag-ibig di magbabago. Ikaw ay umasa rin, sa suyuan ay di magtataksil. Buhay ko man ay makitil, ang aking pagsuyo'y di magmamaliw. Lahat ng hanap ko sa buhay, sa'yo ay aking natagpuan. Kaya't iyong paniwalaan, nalabis kitang minamahal. Ikaw ang ligaya ko at siyang lahat sa buhay ko. Kung nasa kandungan mo, parang nasa langit ang sarili ko. At sa habang may buhay, ang puso ko ay tanging sa iyo. Sana ay panaligan mo ang iyong pagmamahal, ang ligaya ko. Sana ay panaligan mo ang iyong pagmamahal,
ang ligaya ko. Salamat po. Salamat po. Totoo po ang sinabi ni kapatid na Gloria. Ako po talagang itong inawit kong ito, sana nakahanda po nung Valentine's Day. Ngayon ko lang po na ialay una sa Diyos at sa inyong lahat. Kaya po ako ay nagpapasalamat sapagkat binigyan ako ng pagkakataon upang iparinig ko ang awit ng ito. Para po sa inyong lahat. Kay ganda ng buhay kung tayo'y magmamahalan sa Diyos nating buhay. Jesus, tunay kang patnubay sa piling mo'y taglay. Tanglaw ka ng aming buhay sa kaharian mo, mananatili sa aking puso. Kay ganda ng buhay kung tayo'y magmamahalan sa Diyos nating buhay. Jesus, tunay kang patnubay sa piling mo'y taglay. Tanglaw ka ng aming buhay sa kaharian mo, mananatili sa aking puso. Sa ngalan ni Jesucristo, mananatili sa aking puso. Salamat po. Maraming po salamat. Salamat po. Maraming maraming salamat po, kapatid na Caps Magno Guevara. Alam niyo po, pag kumakanta po si kapatid na Magno, talagang aliw na aliw po ako. Kasi po, daman-daman niya kasi yung kanta, ano po? Para siyang si kapatid na Pilar. Pag kumanta, talagang may paganong-ganong pa. Bigay na bigay, talagang ibinibigay na yung kalahat-lahatan doon sa awit na yon. Ganyan po talaga pagka tayo ay masaya yung puso nating umaawit. Okay po, ang susunod ko po na tatawagin upang magbigay ng pagbabahagi, kahiwagaan ng ating Panginoon, tawagin po natin si kapatid na Violet. Magandang umaga po sa gabing ito. Nung po ako hindi nagsisimba, hindi ko po alam may ganitong gawain. Subalit po nung sabi ng pinsan ko, alika eh, kasi ba tayo? Sabi ko po, ayoko sabi ko, kasi naantok lang ako sa simbahan. Tapos sabi ko, kung sa video okay ka ako, kahit maghapon, okay lang ako. Pero ang sabi ko sa kanya, darating sa panahon din na yan ako, yan din ang papasukan ko. Ganitong gawain, sabi ko. Siguro dinawag ako ng Panginoon para makarating ako sa ganitong gawain. Papasalaan po ako, nakilala ko siya. Noon, di ako marunong magsimba. Pumasok na ang korsilyo, tinanong sa akin ng father. Sabi niya, sino hindi nagsisimba? Tinas po ang kamay ko. Ako, anong pangalan father sa inyo? Sabi ko nga po hindi ako nagsisimba, tapos tatanong niyo sa akin kung sino si father ang sa parokya namin. Eh ganun beka, di natuwa sila. Kaya po, nung pumasok ng korsilyo. Pero po doon hindi ako naiyak. Dito po, dami kong lumabas na luha dahil po kasi sa mga binibitawan na salita ni Apo,
ako'y napapaluha talaga. Noon po, masyadong matampuhin. Pag ayaw kong ugali ng isang tao, hindi ako po ako gigibo. Hanggang hindi ko siya kakausapin. Subalit po ngayon, binago ako ng Panginoon. Marunan na akong bumaba. Yumuko sa aking pagkakamali. At naging payapa ng buhay ko. Dahil po, sa pakarandam ko, ako'y hindi ako iniiwan ng Panginoon. Kaya po nagpapasalamat sa dakong ito. Una po, mister ko, nangiwi po yung kalahating pisngin niya. Gusto po ng mga anak ko, dadalhin sa doktor. Sabi ko, akong bahala. Ako nak, akong nakakaalam kung saan ko dapat dalin. Sabi ko, sige, bahala kayo. Sabi na, dito po, gumaling ang mister ko. Bahagyan-bahagyan na po ang kanyang pangiwi ng pisngin niya. Kasi po ako naniniwala sa Panginoon. Kanyang pagilangin pag ang tao ay nananalig sa kanya. Kaya po, nagpapasalamat. Aawit po ako. Sandali. Pasensya na po kung nagkakamali si po. Kinakabahan po ako dito sa harapan. Ito pong mga kanta ko na to, nung pong nakasupital yung apo ko sa Kalamba, para pong pinadama sa akin ng Panginoon na kunin ko isang dyaryo. At po mayroong ballpen dun, kunin mo, susulat mo ang kanta. Nabuo ko po ng buo na walang ano. Pagka po nagawa ko, wala mong pagpapalit. Gusto ko mapalitan, hindi ko po mapalit-palit. Katagal ko na pong gustong gumawa ng kanta, hindi ko po magawa-gawa. Subal po pala pag bibigay sa'yo ng Panginoon, makakagawa kahit paano. Pasensya na po sa boses ko ah. Sa lumang sumbahan, ako'y napadaan. Larawan ni Ama, aking napagmasdan. Nakapaku sa krus, ako ay nahabag. Ako ay lumuhod, ako ay nagdasal at hingi ng tawan. O Ama ko, ako'y patawarin sa mga kasalanan na aking nagawa. Ako ay sumigla, buhat nang nakilala siya. Gumaan ang katawan at ako'y sumaya at makilala kita. Lumuhod ako sa harap ng altar at ako ay nagdasal, hungin ang tawad sa kasalanan na aking nagawa. O aking Ama, ako'y patawarin. Isa pa po. Okay po ba? Isa pa. Ang sarap po pa ng kumanta sa harapan, lalo na po sa Panginoon. Ang kapal, no? Nung wala pa ako dito sa Dambana, di ko alam na may Amang nagbigay ng buhay ko. Bakit ako'y walang pakialam sa mga biyayang binigay niya sa akin? At di marunong magpasalamat. Ako ay namulat buhat ng magkarating dito sa Dambana. Ang buksan ng isipan at kalooban nang dahil sa mga mensahe ni Apan.
ako ay nagising sa katotohanan. Salamat po, Apo, namulat ako. Salamat, Apo, sa mga mensahe mo. Salamat po, Apo, ako'y natutungo manawa. Salamat po, Apo, ako'y nabuksan ng aking isipan. Salamat po. Nako, talaga naman. Aliw na aliw ako. Ayan, si Tata Magno, nagre-request mo sa inyo ng more. Ang gaganda po kasi ng mga tono ng awit nila. Malapit na po kasi mahal na araw. Yun po kasi inawit yung huli. Ano yun eh? Doon lang. Ano po? Awit ni Nonoy Suniga. Ako naman pong awit ko'y Dini lang. Dini lang sa Dambana. At yun naman pong unang inawit niya ay hindi pa ako pinapanganak. Lumang-lumang simbahan. Ayun, bagay na bagay po dun sa mga luma. Isabihin yung mga matatanda, ganyan. Alam niyo po, yung sabi niya kanina, nag-share siya, siya daw po ay nag-kursilyo. Kursilyo po? Sabi niyo, di kayo naiyak doon. Eh ako po, nung nag-kursilyo, eh super lakas po ng iyak ko. Ako po, ang pinakamalakas, umiyak. Hindi kayo umiyak. Marami kayong iniyak. Tapos po, nung pumasok doon ako ng ME, marriage encounter, ako rin po yung pinakamalakas umiyak. Pero nung pumasok ako dito, wala na po akong iiyak. Yung eh kasi nga po, yung iyak ko, impit na impit. Alam niyo po ba yun? Bakit impit na impit? Kasi dito po sa puso. Hindi po katulad nung, hindi po po ba nung, ano, nung pagkursilyo, talagang palakasan ng iyak dyan. Ay, nagagaganyan po. Ako eh, doon po ako magaling. Napakalakas ko po roon. Eh, nung mapunta po ako rito, hindi ko po magawa iyon. Umiiyak po ako, tumutuloy luha ako ng impit na impit. Happy viewing to Wensley. Ako po ay nagpapasalamat sapagkat natupad ang aking pangarap na maging facilitator. Ayun ang aking mga shepherd, kumakaway-kaway pa. Hello po sa mga nanonood sa atin sa internet. Masayang-masaya sila, alam ko. Tita Au, Tito Dante, hello. Eto na naman ako. Tita Peli. Ayan, ako, pagka si Tita Peli naalala ko eh, masaya ako. Tita Peli, hello. Si Abby. Si Cathy. Ayan, sino po ba yun? Si Emily. Si Ladona, marami pa. Kung meron man po akong dinababanggit, eh, sorry po, pero lahat po kayo, pag inisa-isa ko, baka po pati ang mahal na apo hindi na makapagmensahe sa dami. Kaya, yun na lang po ang babanggitin ko. Okay, at ang susunod ko po na tatawagin ngayon, wala po kasing nakalista, kaya udyok sa aking puso, tawagan, at upang ipahayag ang kadakilaan at kahiwagaan ng ating Panginoon, ang isang balong katulad ko, kapatid na alagad na Chit Kiambao. Magandang maga po sa inyo lahat sa gabi pong ito. Hindi ko puso katakalain na mag-share po ako ngayon. Ang ma-share ko lang po, yung kaganapan po sa akin. Noong pong namatay po yung aking kabiyak ng puso, noong pong ililibing na po siya, noong po yung araw na napakasakit, napakahirap po na nangyari sa buhay ko, pagyari po ng libing, noon din pong oras na yon, tinalikuran na rin po ako ng biyanan ko. Yun po pala yung napakasakit na nangyari sa buhay ko. Nawala na nga po ako ng kabiyak ng puso. Pati po yung, bali mahal ko na rin po sila. Dahil po magulang po siya ng aking kabiyak ng puso. Hindi ko po alam kung bakit po nagagalit po siya sa akin. Eh wala naman po akong alam. Nung oras po na yon, napakasakit po ng aking nararamdaman. Hindi pa po kami nakakatapos, nakakayari sa amin.
yung pong pagkukwenta, nagkukwentaan po kami. Nakita ko na lang pong umalis. Pero inabol ko po siya. Sabi ko, bakit umaalis na po kayo? Samantalang, bilang isang ina po na naturingan, na dapat po sana sa oras na yon, gabayan muna po kami. Dahil wala na po akong naturingan na magulang. Wala na po. Siya na lang po. Bigla na lang po kaming iniwan ng aking mga anak. Sabi ko, bakit po nangyari sa amin to? Kung kailan po, kailangan po namin siya. Dahil po bilang isang magulang nga po nagagabay sa amin. Bigla na lang po kaming tinalikuran. Sabi ko po sa aking kaisipan, iniwan man po kami na nga bilang magulang, pero nananalig po ako kahit po na iniwanan niya po kaming mag-iina, umalis man po sila. Tanga man na lang po ang nagbibigay buhay po sa akin at pag-asa. Sabi ko po, sarili ko, sa dating buhay nga po, sabi ko po sa sarili ko, kung nangyari po sa akin noon na wala pa po ako rito, na bali po masasabi kong hindi ko po makakaya. Kasi napakahirap po nung bigla ka nalang tatalikuran. Napakasakit po kasi nung time po na yun, nung po linibi yung mister, yung kabiyak po ng puso ko, pagkatapos po, iiwanan na lang po kaming ganun. Wala po akong alam bakit nagalit po sa akin. Subalit, nananalig po ako sa Panginoon na hindi po niya kami pababayaan. Kahit po iniwan po nila kami, nagpapasalamat po ako na binigyan po niya ako ng malawak na pangunawa at nakaya ko po yung lahat. Nung gabi na Merkulis po, linibing yung mister ko, yung kabiyak ng puso ko. Nung pagkagabi po, nandun po pala yung masasabi kong napakahirap po. Kasi nung gabi po na yun na wala na po siya. Habang nakahiga po yung mga anak ko, tinitingnan ko po, sabi ko, bakit nangyari po sa amin to? Napakahirap po talaga ng naranasan ko, nangyari po sa akin. Pero naniniwala po ako sa Panginoon na hindi po niya ako pababayaan. Eto nga po, hindi nga po niya kami pinabayaan. Dinudulog ko po lagi sa Panginoon na minsan po na maisip po ng biyanan ko na dalawin po kami. Dahil po, iniisip po na kung kailan pa po yung kailangan namin bilang magulang po, tsaka po niya kami iniwanan. Misang araw po, dumating nga po sa amin yung biyanan ko. Sabi niya po sa akin, anak, patawarin mo ko. Kung bigla-bigla, iniwan ko kayo noon, pinalikuran ko kayo. Kasi masakit yung nararamdaman ko, sabi ko. Ngayon eh, patawarin mo. Dahil napag-isip-isip ko na mali yung ginawa ko sa inyo. Imbis na gabayan ko kayo bilang manugang ko, bilang apo ko. Pero iniwan ko kayo, hindi man ako nagpaalam sa'yo. Gaano po ba kasakit na mangyari sa buhay ko yung ganun? Kung kailan po kailangan mo, hindi po ba yung isang magula nagagabayan yung mga naulila?
Tsaka pa po kami tatalikura. Papasalamat po ako sa Panginoon. Sa bawat dulog ko po. Sana maisip niya po kung ano po yung ginawa niya sa akin, sa aming pong pamilya. Salamat po. Dumating po siya sa amin. Ah. Inaamin niya po yung pagkakasala niya at yung pagkukulang niya po bilang pamilya po na, pamilya niya po kami na tinalikuran niya. Ang masasabi ko lang po, naganap man po sa akin, tinalikuran man po kami ng magulang namin. Pero ang ginagawa ko po sa kanya, kung ano po yung ginagawa namin, nabubuhay pa po yung anak niya, kung ano po yung kailangan niya, kung meron din po akong magagawa, pinadadalan ko rin po siya. Kung ano po yung pangangailangan niya, na alam ko pong wala po siyang magawa. Kung meron po akong magagawa, pinadadalan ko po siya. Mapait man po at masakit ang naganap po sa amin ng aking mga anak. Hindi ko po ito itananim sa aking puso ang ginawa po sa akin ng aking biyanan. Kundi po, sinukliyan ko pa po ito ng maganda. At kung ano nga po yung kailangan niya, binibigyan ko pa po siya. Gano'n man po kahirap, gano'n man po kasakit. Ang nangyari sa buhay namin, nananalig po ako sa Panginoon na hindi po niya kami pababayaan. Kaya maraming salamat po sa nangyari po sa buhay ko na nakaya ko po ang lahat. Handang po. Maraming salamat sa iyo, kapatid na Chit. Hello po sa inyo. Hello! Ayan. Alam niyo po, habang nagbabahagi si kapatid na Chit, ako po yung nakaupo ron. At siyempre po, medyo katulad ko, hindi po ako sharer. So, medyo susugan ko lang ng kaunti yung kanyang pagbabahagi. Talaga pong masakit sa isang naiwan o walang kabiyak ng puso ang ganong kalagayan. Sa amin po kasi, sa totoo lamang po, di po ba mga hipag, maghihipag, kung minsan hindi magkakalapat ng damdamin yan, ano po? Totoo po yan, hindi magkakalapat o kaya biyanan, hindi po ganon ka-close. Sa amin po kasing pamilya, talagang yung pong aking mga hipag, okay naman kami, pero hindi ganun close the close. Kumbaga sana naka civil ang aming relasyon. Siyempre po, kuminsan pag may okasyon sa pamilya, yung pong aking mga anak para bang ayaw nilang pumunta, dahil ang pakiramdam nila, siyempre wala na si Papa, parang nalalayo ang kanilang loob. Subalit, ako po mismo ang gumagawa ng kaparaanan. Ang sabi ko sa aking mga anak, pumunta kayo. Huwag ninyong ilayo ang inyong loob sa pamilya, sa kapatid ng papa mo o sa kanila. Sapagkat kapag ako'y nawala rito, wala kayong pamilya kundi sila. Sila ang inyong kasama. Kaya ako po ay natutuwa sapagkat kumbaga sa ano, itinuturo ko sa aking mga anak yung kung ano yung marapat. Bilang tayo ay kumikilala sa ating Panginoon, dapat magkaisa-isa. Magbuklod-buklod. Higit lalo, sabi nga, yung katulad namin, higit dapat bigyan ng pansin at pagkalinga. Subalit kuminsan nga po, hindi po nagaganap yung gayan. Kaya po, mahal na kapatid, katulad ng sinabi mo, ang ating Panginoon ang laging nakagabay sa atin, mahal niya ang mga balo. Kaya manalig ka at nananalig ako, hindi tayo pababayaan. At para po sa huling magbabahagi, udyok po sa aking puso, tawagin ang aking kapatid na alagad na wala pong iba, kundi si Tito Ray De Leon.
Magandang umaga po sa gabi ito sa ating lahat. Sorpresa ang ama. Ama, bahagi ko po sa inyo siguro yung hiwaga at kabutihan ng ama sa akin. Marami naman po siguro nakakakilala sa akin na dati, sa unang buhay, isa akong magawa ng bahay nang pagdating ng hapon ay inuman. Nagiging kaligayahan ng bawat isa noong mga panahon na iyon. Pero sa kabutihan ng ama, yun po ang hiwagang ipinagkaloob niyo sa akin sa ngayon. Na buwat nung nagpuri ako at nagsisi sa mga aking mga pagkukulang at ako'y tinanggap niya, pinagsumikapan ko po na mabago at tinulungan niya hanggang sa magtanggap ko po ang lahat. Kaya po ngayon, ang dating hawak ko, baso, sa ngayon po, rosaryo. At ang napalaking hiwaga, una po sa lahat ay yung ang maging patag ang iyong kalooban. Wala kang maiisip na katatakutan kapag siya ang lagi mong nasa isip at pinipilit mong gawin ang lahat na marapat at mabuti sa ating lahat, sa ating kapwa. At ang pinakamalaki pa hong hiwaga sa akin po kasi bilang alagad, pag mayroon pong pasyente na dumating, lalo-lalo na po yung mga na-stroke, ako po, pag nakita ko po yun, dinudulog ko na sana po ibigyan pa po siya ng pagkakataon, bigyan ng kagalingan. Ang nagiging hiwaga po sa akin, dinadalangin ko pa lang pag nalapit po ako sa ama, sa mahal na apo, ay nababanggit po niya sa akin kung ano yung sinasabi ko, tinihingi ko. Kaya po, yun ang napalaking hiwaga na masasabi ko, na natatanggap ko sa dambanang ito. Yun lang po at maraming salamat. Maraming maraming salamat po, kapatid na Ray. At inaanyayahan ko pong lahat ay tumayo at ating pong awitin ang panalangin itinuro ng